Fire signs, welcome back po dito sa aking channel. Tignan na po natin kung ano ba yung mensahe sa iyo ngayong January 4, 2023. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. Sa mga gusto naman pong magpa-private reading, makikita nyo po yung link ng aking Facebook page sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Ayan, so at meron tayong second channel kung hindi pa po kayo nakasubscribe din doon. Ayan, feel free to subscribe. Nasa description box din po yung link. So same name yun ng ating Facebook page. Tarot Intentions by Aliana Reyes. So tignan na po natin ano ba yung pwedeng maganap sa iyo ngayong araw na ito. Fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Meron tayo ditong number 26. Tignan natin. Pwedeng may malalaman kayo na may nagtatrydor sa inyong isang kaibigan or pwedeng tinuring ninyong kaibigan. Tignan po natin, Spirit Guide. Ano pa po? Number 21. Ah. Nagtatrydor in a way na mayroon palang feeling sa'yo yung person na ito. So, pwedeng nagpaparamdam-paramdam sa'yo yung taong to. Pero hindi mo mahuli-huli ano ba yung gusto niya. So, fire signs yung taong to. May feelings to sa'yo, okay? May nabibuild up na feelings na love sa'yo yung taong to. Love na more than just friends. Yun yung nakikita ko dito. Kaya lang kasi pwedeng yung taong to. Some of you ha, pwede po na kasi yung taong ito ay committed na. Kaya naguguluhan ka, eh, bakit siya nagpaparamdam sa akin? Eh mayroon na siyang karelasyon. So ayun, yung iba sa inyo, kaya nagtataka kayo. At saka mukhang nasa malayo naman tong kaibigan ninyo na ito. Or kung sino man to, pwedeng hindi mo to friends, pero alam mo na committed yung taong to, bakit nagpaparamdam sa'yo? So kung ayaw mo ng gulo, ayaw mong madamay sa, you know, sa magulong sitwasyon, fire signs, iwasan mo na lang yung taong to. Kung sino man yung tao na ito na nagpaparamdam sa'yo or sabi natin nagme-message sa'yo from time to time. Parang nangangamusta ba ganyan. Check po natin ano pa yung mensahe para sa inyo. Mayroon tayo ditong Joker. So tignan natin. Yung iba naman sa inyo pwedeng medyo nahihirapan kayo sa pag-start ng something. Tignan natin kung ano ba itong nahihirapan kayo. Pwede rin na medyo wala kayong gana. Fire sign sa gagawin ninyo. Okay? So meron tayo ditong The Moon. Okay, number 2. Tignan natin kung ano ba to. Okay, tignan natin. Ano po ito? Spirit Guide. Okay, the mountain nearby indicates the presence of mighty enemy. So, iba talaga sa inyo. Mukhang may kaaway kayo dito. Could be a family member. Okay, so parang medyo nawawalan kayo ng gana dun sa taong yun. Kasi pwede na trinaydor kayo. Medyo nahirapan ka lang kumilos yung iba po sa inyo. Or sabihin natin, pwede kasi nakapit-bahay mo yung taong to. So, pwedeng nagkikita kayo, hindi mo alam kung ano ba yung gagawin mo. Mag-reach out ka ba sa kanya? Kakausapin mo ba siya? Or iiwasan mo na lang talaga siya? So, pwedeng sinisiraan ka nito sa other family members ninyo or sa ibang relatives pala ninyo, sinisiraan ka ng taong to. So, parang yon yung iba tuloy sa inyo ngayon, hindi nyo na alam kung sino ba yung pagkakatiwalaan ninyo sa mga kamag-anak ninyo, fire signs. Ayun yung nakikita ko dito, may naninira talaga sa'yo. Alam mo yun, parang yung mga tao sa paligid mo, fire signs, ay may mga tinatago sa'yo. Pwedeng may tinatagong ang pagmamahal, pero dito naman, may tinatagong galit naman sa'yo. So, ikaw naman, hindi mo alam, ano ba yung nagawa mo sa kanila? So, tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit Guide, ano pa po ba yung mensahe natin kay fire signs ngayon? Okay, meron tayo ditong beauty. Ayan, yung iba dito, ayan, kaya attracted, kaya in love sa'yo yung taong to kasi, ayun, sa physical looks mo. Physical features mo yung nagustuhan niya. Okay, dito naman, pwedeng naiingit sa'yo kasi nakikita na nagbo-bloom ka, nakikita na kung hindi lang, kung fire signs, hindi lang yung itsura mo yung nagbo-bloom, pwede po kasi na kunwari yung kabuhayan ninyo, fire signs, nagbo-bloom, kaya naiingit yung taong to. So, tignan natin, kaya sinisiraan ka niya, ganyan. So, check po natin ano pa yung mensahe para sa'yo. Pagdating naman sa trabaho, Spirit Guide, pagdating po sa trabaho, kamusta naman po si Fire Signs, Aries, Leo, Sagittarius? Aries, Leo, Sagittarius. Spirit Guide, kamusta po si Fire Signs pagdating sa kanyang trabaho ngayon? Meron tayo ditong The Moon.
At meron tayo ditong page of one. So, mukhang meron kayong pinagkakaabalahan dito. Parang, ano kayo eh. Yung naano ko dito is, bigay na bigay kayo. Fire signs pagdating sa trabaho ninyo. So, pwedeng alam mo yung very curious ka pagdating dito sa gagawin mong trabaho. Kaya talagang parang, andun yung excitement mo sa mga ginagawa mo ngayon. Yun naman yung nakikita ko dito pagdating sa trabaho. Ayan. Tignan naman natin pagdating sa money mo. Meron tayo ditong Five of Swords at meron tayo ditong Page of Swords. So, medyo mag-ingat lang talaga kayo pagdating sa usaping pera. Fire signs kasi nga yung iba sa inyo, dito kayo nai-issues. Pwedeng yung mga tao, nagtataka sila, saan kaya kinukuha ni fire signs yung pera niya? Ganito, ganyan. Alam mo yung kaya ginagawan kayo ng issues. Okay, yun yung nakikita ko dito. And yung iba po sa inyo, mag-ingat din kayo sa mga taong pinagkakatiwalaan ninyo. Kung mag-withdraw po kayo ngayon sa inyong ATM accounts, make sure na hindi nakikita ng nasa likod ninyo, ganyan. Kasi baka mamaya, alam mo yun, meron palang fraud na mangyari. So, yun yung nakikita ko dito pagdating sa money mo. And yung iba po sa inyo, pwedeng, ayan, fire signs, iwasan nyo muna kung tumataya kayo sa kung saan man, anuman itong tinatayaan ninyo, medyo maging maingat kayo, okay? So, yun yung nakikita ko dito. Parang sabi natin, kung nagkakasino yung iba sa inyo, pwedeng may pandadaya na mangyari dito. Ewan ko, parang may ipit yung iba sa inyo sa isang sitwasyon pagdating sa finances ninyo. Kaya mag-ingat talaga kayo. Okay, pinag-iingat lang naman kayo dito ni Universe. Pero may free will pa rin naman kayo kung kayo nga ay tumataya sa kung ano man na tinatayaan ninyo, fire signs. Check natin pagdating naman sa iyong business. Kung may business po kayo, Ace of Swords. Tapos, meron tayo ditong The Magician. So, yung business ninyo, talagang nagbo-bloom siya. Okay? Yun nga lang kasi kailangan maging attentive ka, fire signs, pagdating dito sa business mo, pagdating sa mga customers mo, sa mga needs ba ng customers mo, yun yung nakikita ko dito. So maganda po yung energy pagdating sa business ninyo ngayon kasi meron tayo ditong The Magician. You have all the cards, you know, alam mo yung gagawin mo, fire signs. So do your best and keep your focus pagdating dito sa negosyo mo. Alisin mo na, iwasan mo or sabihin natin, huwag mong intindihin yung mga nag-iintriga sa'yo dito. Tignan naman natin, pagdating sa love life, meron tayo ditong The Fool. So, yung iba po sa inyo, pwedeng kakasimula nyo lang. Or sabihin natin, for some of you, pwedeng clean pa yung plate ninyo. Or clean, nasa clean slate kayo. Tama ba? Basta, yung plate ninyo ng person mo, malinis. Okay? Pwedeng nag-start ulit kayo ng new beginnings ninyo. Okay? Parang iniwan nyo na nung nakaraang taon yung mga problems ninyo. And ngayong taon na to, pwedeng magsisimula ulit kayo ng bago. Okay? So, nagkapatawaran yung iba sa inyo. Four of Cups. Tignan natin ano pa po. Spirit Guide and Temperance. Okay? So, pwedeng, yun nga, nandun pa kayo sa relationship ninyo na parang kinikilala nyo pa lang din yung isa't isa. So, sabihin natin, parang bago kayo ng person mo. Parang bago pa lang kayo ng person mo. Yun yung nakikita ko dito. Parang iba kasi sa inyo, hindi kayo nagmamadali. Yun, though, may naiinip dito kasi parang yun nga, yung iba sa inyo, fire signs, parang hindi kayo nagmamadali ngayon eh, pagdating sa pag-ibig. So, pwedeng nasa list of priorities nyo yan ngayon. So, pwedeng ngayong 2023 kasi talaga is mas magpo-focus kayo sa inyong sarili, magpo-focus kayo sa kaperahan ninyo, magpo-focus kayo sa growth ninyo. Tignan po natin ano pa yung mensahe sa'yo. Love message. My beloved, sabi sa'yo, though we may be physically apart, spiritually we are united, for love transcends space and time, nothing is missing. So ayan po yung iba sa inyo, pwedeng magkalayo kayo ng person mo ngayon. Fire signs, though magkalayo kayo, ayun, siguro nga ito. Baka naman ikaw yung nakakamiss sa person mo or namimiss ka ng person mo. Kaya pala medyo parang walang andar sa relationship ninyo kasi yung iba sa inyo, magkahiwalay kayo, LDR kayo, ayun. So, parang tiis-tiis lang daw talaga. Fire signs, yan yung sinasabi sa inyo ni Universe. So, yan lang po yung mensahe sa inyo. Maraming salamat po and see you again on my next video. Enjoy the rest of your day and see you again. Ay, God bless. Bye-bye. Fire signs, naguluhan na, no? Bye-bye po.